Hey yo, magandang umaga mga ateng. Ha, what's up? Bali, andito tayo ngayon sa aming harapan ng bahay at ipaabit na po natin yung modified inverted nating nabili. Ayan, kay 418 Motor Shop. 418 Motor Shop. Ito. Let's go. Ayan, bali, ayan po si Snipey natin. Tara na po. Pumunta na tayo. Let's go! On the way na po tayo. Bali, malapit lang po ito sa amin. Dalawang barangay lang ilalampasan yung pagpapagawin ko ng motor. Ayan. Minute 37 seconds later. Aja para ay Boss Jeff ng Ilog Baliwag. Bali, tinanggal na po natin yung front cowling. Nung pagpunta ko po dito ay tinanggal ko na rin po yung side fairings para iwas trabaho na din para mabilisan. Ayan, pati po sa may batok, kailangan din tanggalin para po mabaklas yung pinaka tinidor. Chinek na din po natin kung baka may crack ba yung pinakabatok ng sniper natin. Di ba't nauso nga po yung kung may crack. Ayan, pero mabuti naman at safe naman. Ayan, naghihintay na yung modified natin para maikabit. Bali, natanggal na po yung gulong at isinusod na po itong front fender. Ayan, tanggalin na rin yan. Pati yung nitawag dun sa may ano yan. Shock na yun. Ayan, yan itawag yan. Nakalimutan ko na. Wala naman silbe. Disenyo lang. Ayan. Natanggalin po natin bago tanggalin yung front shock para maikabit na yung ating modified inverted shock. Ayan, bali, tatanggalin na po yung pinaka head. Hindi na kailangan tanggalin yung cowling ng head kasi kita naman na doon sa may leeg yung tanggalan ng pinakaulo, kaya pihitin na lang. Hindi na kailangan tanggalin. Ayan, tanggal na yung pinaka head natin. At ayan, sinisimula ng tokahin ni Boss Jeff yung pinaka leeg para matanggal na yung tinidor. Pampadulas. Okay.
Okay, nahigpitan ng mabuti kaya ibalik na natin ang head. Higpit na lang ang kulang, mga kateng, mga kateng-teng. Okay, ikabit na natin ang shock, ang ating inverted shock. Bali, ang plano pa sana namin ay hindi isagad. Kailangan pala isagad kasi pag kahit naasagad na, halos 1 inch pa rin yung itinaas ng shock natin dun sa stock. Pero pabor sa akin kasi mas relax yung driving, mas medyo mataas yung manubela kaysa sa upuan. Sarap driving. Yan ang alagang Boss Jeff, himas na himas. Ayan, naikabit na din yung gulong. Nice, ganda. Hindi po ako nakabili ng fender para sa inverted, kaya pinatabasan ko na lang yung stock natin. Sayang din kasi yung magkano ba, 1.8 yata yun. Eto, stock good naman, maganda naman. Magilas naman gumawa si Papa JR. Ayan. Nadiskartehan naman. Onting tabas lang, good na good na. Ayan, bali dyan nyo po nililista yung bayad kasi utang eh, utangin ko yung labor eh. Kaya dyan daw ililista. Hindi, bali magbubutas dyan kasi dyan nya yung pinakakakapitan ng tornilyo para mai-tornilyo yung ating fender. Ganda. Yung ating inverted modified shock. Ayan, bali nakita nyo naman kung gano'ng aganda, gano'ng akinis, gano'ng sa itsura pa lang matibay na. Okay, abangan nyo po sa susunod kong video yung review ko about sa modified inverted shock para updated kayo kung ano bang meron dito o may supply ba, okay ba. Okay, ayun lang po, maraming salamat. Huwag nyo po nga kalimutan na isubscribe yung aking channel, like and share na rin po para makatulong na rin po sa akin. Maraming salamat, mga kateng. Accessories ba ang hanap mo? Legit seller at nag-online selling ba ang nais mo? Pwes, Papa J Thai Parts ang sasagot sa problema mo. Pero, saan ba namin matatagpuan ang Papa J Thai Parts? It is located at Esguerra District, Talavera, Nueva Ecija. At nasa description na po ang link ng kanilang Facebook page para isang click na lang, sagot na ang problema mo. Kaya ano na, tara na, bili na tayo. Hops, 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 nag-wholesale at nagre-retail din sila. Tara na!
Papa J Thai Parts. Pang mahirap, pang mayaman, pwedeng pwede.